Pero pag mga ganun ba, halimbawa, si RJ hindi nakabayad ng renta 3 months. Tapos, eh syempre, crisis. Pinapaalis siya ng landlord. Umalis ka na dito, RJ. Wala ka lang ano. Actually, under the principle ng due process, hindi lahat ng tao, hindi mo pwedeng paalisin basta-basta. Okay? Ibig sabihin, bago mo paalisin, kasi hindi nagbabayad ang kapal books, hindi nagbabayad. Ha? Kasi, pandemic. Yan nga. So, mga pandemic pa. Di ba mga palusot? Kapalmux mood ka muna. Okay. So, pag ganun, hindi ko bayad. But may agreement sila na magbayad. Hindi ko bayad. Hindi mo pwedeng palisin ang isang tao. Mm-mm. Kailangan, bago mo palisin, bigyan mo ng pagkakataon na magpaliwanag. Yun ang tinatawag na right to due process. Bigyan mo ng pagkakataon na magpaliwanag. Bigyan mo ng term na pwede bang magbayad ka na, bigyan mo ng pagkakataon. O sige, within 1 week from the demand, kailangan ka muna magbayad. Otherwise, hindi pwede na napalayasin na lang, padlakan ang building na yan, padlakan ang bahay na yan, without any conditions, kasi bawal po yan. Judicial ejectment, pwede rin ganun. Judicial ejectment, yan. Ang ejectment, sa korte na. Sa court yan. Oh. Ibig sabihin, hindi mo pwede basta-basta, of course, isip kung magkasundo kayo, hindi po siya pwede basta-basta na budlutin doon sa bahay niya, palasin, tapos kunin na lahat ng mga gamit, itapo doon sa labas ng bahay. Parang ganun, yung mga tibit, tanggalin, kunin, lagay doon sa labas, sa mga refrigerator, bawal yan. Kasi under the law, under the principle of due process, bigyan mo dapat ng pagkakataon na magpaliwanag. Bigyan mo siya ng terms na or period or oras na magbayad. Kung hindi magbayad, ayaw pa rin umalis, dudaan ka sa barangay. Magbarangay muna, then the barangay will issue a certificate to file action. Pag may certificate to file action na, pwede mo nang idemanda ng ejectment. Dadaan sa court yan. Ang ejectment proceeding kasi is summary in nature. Normally, pag ejectment, summary yan. Ibig sabihin na summary, mabilisan. That is under the law. But in reality, minsan may mga ejectment na umabot ng 10 years, 15 years, 20 years. Ayun. May mga ganun. So, but 10 actually, years lang nakatira doon ng 10 years libre. Oh, but actually in under the law, pag ejectment ang pinag-usapan, it should be summary. From the word summary, ibig sabihin mabilisan. Please. Mabilisan, hindi na yung trial na may cross examination, may mga ganun, dami mga etc. etc. Kung hindi, mabilisan ibig sabihin purely magsubmit lang ng mga affidavit na ganun. So the court will decide based on that. I mean, mabilisan dapat mag-decide ang court. Yun ang nakasaad po sa ating batas na. Pero kailangan talaga na may court order, hindi mo pwedeng basta-basta paalisin.